Recruitment scammer, nakakabiktima na naman. Ang ikwento ko sa inyo ay yung sinapit ng mga kababayan natin Tiduray na dinala dito sa Maynila dahil di umano ay sigurado na may pasok sila sa kota sa Philippine Army. Maraming nabibiktima dito sa mga tao na nagpapakilala na meron silang impluensya sa recruitment ng mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines. Kamakailan lamang ay meron yung napakilalang si Major Galvez na isang peke na sundalo at nagpapabayad para sa kanyang maipapapasa di umano sa AFSAT at maipapasok sa enlistment quota. Kamakailan lang, mga dalawang araw lang nakaraan, ay meron na namang isang nagpakilalang Master Sergeant ang nagsasabi na siya ang makapagpapasok sa mga kababayan nating mga nitibo, mga tribong Tiduray, dinala niya mula sa Datu Odinsinswat, Maguindanao, at pinatira niya sa isang inupang bahay sa may San Jose del Monte, Bulacan, dahil ang promise, makapasok sila sigurado sa kota sa halaga na 35,000 pesos more or less. Ngayon, napakarami na ng aking mga babala tungkol sa mga scammers na ito at karamihan na nagpapauto, nagbabayad ay yung mga hindi kwalipikado. Ngayon, talakayin natin, sino ba yung mga hindi kwalipikado? Baligtarin natin, ha? Sino yung hindi talagang matatanggap sa recruitment? Una, kung ikaw ay may asawa. Pangalawa, kung ikaw ay hindi Pilipino. Pangatlo, sobra 25 years old ang edad mo. Pangapat, meron ka ng anak. Kahit na nung pagkabinata, kung meron ka ng anak o sa pagkadalaga, meron ka ng naanakan ka, hindi rin pwede. Sunod, hindi ka naman nag-graduate sa high school. Wala kang tunay na diploma. At kung ang iyong ipapakita ay made in recto, okay? At kung ikaw ay may criminal case, convicted ka sa isang kasong kriminal, lalo na dati kang nakulong, hindi ka makakapasok. At kung ang height mo ay less than 5 feet. So, ayan ang mga example ng mga hindi makakapasok. At uulitin ko, yung mga pasok dyan, sa mga hindi pwedeng pumasok, ay naglalabas ng pera para lamang sila ay maipasok sa enlistment quota. Ngunit uulitin ko sa inyo, walang for sale na enlistment quota, walang for sale na AFSAT, at huwag kayong magsayang na yung pera. Kung talagang hindi para sa inyo dahil hindi kayo kwalipikado, huwag na lang kayong mag-attempt dahil mahuhuli rin kayo, may pasok kayo sa tinatawag na fraudulent enlistment. So, kung may nakapasok, halimbawa, nakalusot, tapos ma-find out later on o kaya may magreklamo habang nasa loob na siya sa serbisyo, matatanggalin siya dahil ang kaso doon ay fraudulent enlistment kasama na dyan ang falsification of public documents. Kaya huwag kayong magsayang. Kung hindi talaga para sa inyo, galingan nyo yung inyong ginagawa, mag-aral ng mga skills, pwede naman kayo sa labas o kaya sa abroad kung kayo ay pupwede doon sa mga skills na hinahanap ng mga foreign establishments, no? Yung mga halimbawa sa Middle East, maghanap sila ng ganito na skill, yun yung ikurso natin. Okay? Sana ay hindi na maulit na may malaloko kasi kawawa naman, mahirap na nga. Lalo pang naghihirap dahil dito sa napakaraming mga scammer ngayon na pumapasok na rin sila sa enlistment na scam. At kukunin ko na rin pagkakataon na ipaalala sa inyo na yung Army Recruitment Office Facebook fan page na may more or less 83,000 followers o likers ay peke na enlistment page. Ang ginagawa nito ay pinapahubad. Nagpapadala siya ng mga hubad ng mga larawan ng mga lalaki ng mga aplikante. Ang iba naman, again, dahil hindi sila kwalipikado, gusto nilang ma-reinstate o gusto makapasok sa kota, hubad agad, no? Frontal, patalikod, patagilid, ayon doon sa kapritso ng admin ng Army Recruitment Office fan page. Yung ulitin ko, yung may 83,000 plus na likes.
Huwag kayong paloko. At saka, kung nagrabyado kayo nung admin na yan, kasuhan nyo sa cybercrime para siya ay makukulong in one of these days at makikita nyo ang pamumukha niya. I-share niyo sa iba, pamahagi niyo yung content na to para mahintuan natin, makatulong tayo para wala nang maluloko ng mga kababayan natin dito sa mga enlistment scam. Salamat!